Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Alright, isang mainit na hapon mga kaibigan. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao Astig. Ito lamang sa Radio Philippines Network. DXXX mga kaibigan, 10.08 in your AM band. Dalasindo, muling bumabati para sa isang oras na talakayan. Kasama natin ang ating anchor, si Abdul Deza. Hello! Howdy, howdy! Mayong hapon kaninyong tanan, may tunan. Og niya na buda sa atong dulumanon. Og kami mga imbedara na inyo ha. Nga hala, maminaw da sa atong dulumanon. Nga adlaw gini. Gikan sa Lunes, hantun sa Biyernes. Ang kineng Radyo Mindanao Astig. Astig ba? Kanabang tigas. Gahi. Tumoy sa unsa. Klaro ha ba yan na? Og nanghinaw lang gihapon kami nga gahi lang gihapon ang mga atong mga lawas dia. Hubag lang gihapon. Nanghinaw lang gihapon kami nga nada sa mayong lawas, nada sa mayong pangunahuna, sa mayong pangisip og sa mayong panglawas mga kaigsunan. Og dehang dapit niya ng mga luyo o asa mamukarong ng luyo nga luyo sa inyong balay mga naminaw sa itong radyo pastilang init karong ng panahon na mga kaigsunan, no? Matingala ito ng init gani there is to us Mindanao, ulan-ulan po dito sa Luzon, Manila mga kaigsunan o niya og init po dito, bugnaw po dito, ulan-ulan po dito ano, unsa man sila ay mga ating reklamo susaka silingan dito ba unsa man sila sir, but anyway kung sa mga tuas, salamat lang yabot sa gunoong na init, usahay, na apoy ulan, usahay. Pero lagi ka ng init nga, mas lang init kayo. Unya, mumulan gani po nga daghan kayong kusog, bundak ang ulan mga kaigsunan. Og nagpasabot lang din ang magtinarong taninyong maayo. Og kinahanlan nga, dito maghimog mga unsong sa mga kadauta ng mga kaigsunan. Og asa mo karong dapit. Namo sa inyo mga tugaran, sa inyo dihan ng mga baybayon, dihan ng bukid, o dihan na yung mga salakyang na naminaw sa atong tulumanon, pag-amping mo kanunay. O welcome sa atong tulumanon, ang Radyo Mindanao Astig. Dihan niya ng Sambuanga, Sibugay Province. Sa stilan na kaya naminaw sa tuwari, kaya kusukadong signal. Usahay maka... Dungog itong mga istorya nga hala na ang atong silingan nga si Abdel nga naariha sa istasyon ng RPN si Giyaw-Yaw Binisaya man ang tarong man ang Binisaya pero ang atong Binisaya usahay magkapulike ba o gasa naman basta magkasinabod na ha diba o dihan nga sa Buanga del Sur kusog ang atong signal kusog ang atong arrive diha may hapon sa inyo ha o sa may ginabuha din yung karoon naamo karon sa inyong mga unsa ni nagapaway-huway ba kay init lagi kay sa mo pagdaro kay lagi mamatay na itong kabaw diha sa sobrang kay init patubog na siya og diha ni anang Sambuanga del Norte pastilan ng atong mga silingan diha kumusta mo mo og ang atong mga bugas diha daghan mo mga bugas diha no atong ano, daghang mga bugas diha ng mga kaisunan. Apan diha ng lungsod sa Sambuangan, Pastilan, oy, murag, nangawala na mga bugas diha. Na may abot ng mga sakusako sa mga NFA, mga kaisunan. Apan, murag, adili pa kayo, maigo sa supporters sa mga katauhan diha niha ng lungsod niha ng Sambuangan. O diha niha ng Basilan,
mga kababayan po naton, mga iyagan. Maayong hapon, ganin yung tanan diha. O dili lang iyakan magagisunan na hapon mga binisaya diha ni Anang Basilan nga tigpaminaw sa atong tulumanon. Adabekyan, salam doa, salamu alaikum mga kakampungan, kalulansyan na to doon na lupasog. Maore mga kalulansyan na to rin doon hayan, mura-murahan. Masin-masin naman kita niyo. Ano itong paalaw si Bihana Wadala sabab na mga wakdo ini. So ay pag-usukunta niyo in bagiman da niyo. In pangandol da niyo paalaw si Bihana Wadala. So ay lang nabiyahan pag-usukunta niyo in kawuga da niyo paalaw si Bihana Wadala. Ganun pa rin dyan sa Tawi-Tawi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tawag mga kabinasayan diha. Ayaw mo naghuna-huna nga layo mo. Ang adwa diha, basta diha na da, nagabuyo diha da, Pilipinas magkihapon na, basta magbinuudan lang da, magtinarong lang da, umayong hapon ka ninyong tanan diha, naluluoy ang Ginoo mga kaigsunan, maong hantod karon, buhi lang kihapon da. Ha? So, welcome sa atong tulumanon, ang Radyo Mindanao Astig. Oo, ingat tayo mga kaibigan at sabi ng ating pag-asa, yung ating mga government weather experts, tatamaan tayo ng matinding tagtuyot o kaya El Nino. Kamusta na? Mahirap yan mga kaibigan. Mas mabuti na yung nag-uulat kesa yung tagtuyot dahil lang apektado nito, hindi lamang yung ating mga magsasaka. Pati na rin yung ating mga kahayupan. Pati na rin yung mga hayop. Pagbantay, we have some kahayupan. Yung ating kahayupan. Yung mga ibig sabihin nito, yung mga cattle raisers natin. Yung mga livestock. Kambing. Kambing. Yan ang problema dyan. Dahil siyempre, mahirap yung ganyan. pag tagtuyot, nako, yan ang problema. Walang maaano yung ating magsasaka. Nagkakaletche-letche na mataas na lahat ang bilihin dahil sa train law, daragdagan pa ng tagtuyot. Lahat ito mga kaibigan, may kinalaman sa climate change. Yung pagbabaha, kita nyo, yung National Capital Region, o yung Metropolitan Manila Areas, talagang lubog sa baha. Pati yung Marikina, naku po. Kaya yung Marikina talagang dapat yan ay mag-ingat. Dahil baba taon... Baba ba area na yan? Low-lying area? Tabi kasi ng ilog eh. Yung tubig, yung ilog Pasig, yung Marikina River, diretso ilog Pasig, galing ng Muntalban Rizal yan. Sa Muntalban Rizal, mga kaibigan, nandiyan yung Wawa Dam. Yung Wawa Dam, yung sumasalo. Ng mga tubig mula sa kabundukan. Ang matindi pa dyan, merong quarrying dyan, mga bato. Kaya ngayon, nag-iisip yung Department of Environment and Natural Resources na ipatigil ang lahat ng quarrying activities dyan sa Rizal Province. Particularly sa Montalban at San Mateo, magkakatabi yan . After ng San Mateo, ayan na, papunta ng Marikina yan, Pasig. Montalban, San Mateo, Marikina, Pasig, yan, Quezon City. Ayan ang tindi dyan. Kaya ngayon, yung mga gustong bumili ng kotse ba, mag-ingat kayo. buy one, take one ngayon yung mga sasakyan dyan sa Maynila. mag-ingat kayo dahil karamihan ng mga basta may tagbaha. Yung mga kotse, pinare-repair nila and then siniship out nila sa Mindanao. Siniship out nila sa Visayas, yan. Para ibenta ng napakababang halaga. Madaling malaman yan. Tignan nyo yung carpet kung may mga putik-putik. Madali nyo makita yan. Ako, kailangan mag-inspeksyon kayo ng maigi. Bagsak presyo, bentahan sa Maynila, sigurado. Ng mga sasakyan, lalo na mga kotse, nako. Sigurado yan mga kaibigan.
Kaya dyan sa mahilig, maraming mga sasakyan. Eh buti tayo, walang problema. Ako, bicho-bicho. Taas naman yung bicho-bicho eh. Oo, ang problema ko sa bicho-bicho ko, every morning, kailangan itulak. Oo, itulak. Pag ako nainis, bibili ako ng kalabaw, mangungutang ako. Pahila ko yung bicho-bicho ko sa kalabaw. Para makauwi ako dyan sa 37th IB. Di tipid pa. Ang problema, baka nakawin yung kalabaw. Ang dami pa namang magnanakaw, Sambuanga. Baka paggising ko, ulo na lang, sungay na lang nandun doon, wala na. Tapos makikita mo, banda-banda doon, may nagbebenta ng karne. Sabihin sa'yo, kara beef to, kara beef. Yung pala, kalabaw mo na yun. Diba? Ay, nako. Ano ba naman to? So yan mga kaibigan, yung ating paalala. May inaasahang tagtuyot ang tatama dito sa ating bansa, yung El Nino. Kailan daw mag-umpisa yun? Tignan natin dahil sa ngayon mayroon pang sinisipat na dalawang low pressure area sa parteng Kabisayaan. Laging dalawa ng dalawa. Di ba yung huling bagyo, hinila niya yung monsoon, yung hanging habagat. Lumakas, ayan ang nangyari. Anong dumaan dyan sa Metro Manila, Luzon, naku po. Talaga namang kaawa-awa yung ating mga kababayan. Tapos mabuti na lang yung Marikina. Maganda yung kanilang ginawang shelter. Meron silang kanya-kanya mga tent, yung mga evacuees. After that, ginaya naman ng iba. Ginaya ng Quezon City. Ang ginawa naman nila, modular tent. Ba? May pintuan, may bintana, may galing. Pero ang Maynila, wala pa rin. Walang tent ang Maynila. Ako po. Ano ba ginagawa ni Mayor Joseph Strada? Si Mayor Erap. Siguradong nakikinig na naman sa Radyo Mindanao. Mamaya, tatawag na naman siya. Pag narinig din yung pangalan niya, kahit hindi niya alam yung pinag-uusapan, tatawag yan. Ang Sambuanga, anong ginagawa ng Sambuanga? Wala tayong Sambuanga, mga kaibigan. Ang Sambuanga City, walang evacuation areas. Kawawa naman, pag may nangyaring tagbaha, tagulan, tagsunog, o kaya yung mga man-made disasters, ang unang takbo ng mga displaced family o mga taong apektado nito sa mga paaralan. Mabuti sana kung yung tumatakbo sa paaralan, makikisilong lang, makikitulog. Aba, yung mga iba, pinagnanakawan yung paaralan. Bukas yung mga cabinet, wasak na yung mga kandado, yung libro, ginawang pangsunog, yung mga silya, ginawang panggatong. Kung saan-saan umiihi, kung saan-saan umiebak. Andiyan na? Naku, ano ba sinabi natin? Wala tayong masama sinabi. Mayor, good afternoon. Alam mo na lang yung pangalan ko dyan. Asap ako yung talaga katakal. Akikinig ako sa'yo dito sa Manila. Dinig ko yan eh. Okay. Wala, Mayor. Good afternoon, Mayor. Wala ka daw ang tent Ano? Sino yun? Yun, ano sabi mo? Kaka ko, bibili kayo ng tent. Oo, talagang bibili mo. Sige, kasar ko eh. Ayun. Ang Sambuanga City, walang evacuation centers. Wala rin puro plano. Nako, dalawang beses lang umaatake yung mga rebelding MNL sa Sambuanga. Puro plano, hanggang ngayon, plano pa rin. Kawawa, kita nyo nung nakaraan, di ba? Nagkaraang atake. 2013, nasira yung sports complex ng Sambuanga City. Lahat na ng wala talaga. Kawawa yung mga nawalan ka na ng bahay, nawalan ka na ng hanap buhay. Diyan ka pa nagkakasakit, diyan pa nangangamatay sa diyan sa sports complex, nasaksakan ng dumi. Nung ginawang evacuation site. Ay talagang hindi natututo yung pamahal ang lokal. Laging reactionary. Dapat mag-invest ang disaster and risk reduction office dyan para matignan.
kung ano pa yung kailangan. Hindi yung bibili kayo ng ambulansya, bibili kayo ng kung ano-anong medical van, bibili kayo ng mga towing truck. Hindi nyo naman kailangan yan. Imagine towing, ano may, magtutuka ng mga illegally parked vehicles. Ang dapat yung ginagawa ay yung trapiko at saka yung mga illegal parking. Hindi yung puro aning gaskugo ng ating ipinatutupad ng ating pamahalaan. Eh, puro ningkas kukun, puro daldal eh. Eh, lalo na ngayon, malapit ng eleksyon. Ah, katakot-takot at pambabola na naman ang gagawin ng mga politikong yan. Ah, siguro, konting kibot dito, picture-picture kagad. Ah, ganun yan. Tandaan ninyo, malapit na eleksyon, malapit ang pangampanya. Ah, pag nagsimula yung filing ng certificate of candidacy, eh na. Ah, kanya-kanya ng ano yan, kanya-kanya ng mga drama yan. Meron diyang magsasad story, meron diyang pati kanunuan niya, gigisigin niya para kunyari maalala ng mga tao. Ah, meron diyang biglang tutulong, meron magbibigay ng gamot, biglang magpapakain, biglang magkakaroon ng programa sa radyo, programa sa television. Ah, yung mga hindi niyo nakikita pagtatalo sa eleksyon, biglang sisipot parang multo. Ah, ganyan ang buhay ng mga politiko. Mauna mga kaigsuna, no? Sa kunsa mga politiko, wah, naanagyo na sila. Og alamano diri, alamano dito, pagkabot sa balay, diabalan sila sa sakyan, magkita na yung grabing alcohol. So, kung sumama na sila, pero mga kaigsuna na lagi, kinila po yung sila nga El Nino mga kaigsuna, kinahanglan nga ready tani. O yung sigitang panawagan dali yung pagtanom daw mo mga unsam-sam pananom diha kay lagi delikado kaya ning ilinyo na pod unya wala tay plus nga ning atong bugas ani murag kulang stock sa atong bugas mga kaigsunan unya banali mag ilinyo pa dyan eh unya plus pang atong kuryente nga wata magkahawa atong masabta mga kaigsunan sige lang bro no sige lang bro napayangingon sila nga basig mo abot na yung digalan masulbad ng problema ni Anang Samsel kung mga kaigsunan basig mo abot at mga pila kauras nga blackout so sa kaadlaw o magabi mga kaigsunan diba? Ang dali, sumisikipin dibdib ko. Pwede bang, brother, huwag mong babanggitin yung subsell ko? Tumataas yung presyon ko. Sumisikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Tanggalin na yan sila. Mas maaarang unsin-unsin mga kaigsunan. Kanalaging buong pasamon nga. Lagi kinayatong iskudan na ning unsan eh. Gagabi eh, blackout na po. Talaga? Ay, imbitahin natin yung Samsel ko. Ay, yung mga nakikinig dyan sa Samsel ko. Maaari kayong pumunta dito sa aming programa sa Radyo Mindanao. Para libre, walang bayad to. Public service ang gagawin natin. Para maipaliwanag naman ng Samsel ko ang kasalukuyang krisis na bumabalot dito sa Zamboanga City Electric Cooperative. Libre, walang bayad yun. Wala kayong dadalhin na kung ano rito. Pakakapihin pa namin kayo. Black coffee with brown sugar. Para maliwanagan lang ng mga mamamayan kung ano ang dapat gawin ng Samsel ko. Bakit tayo nagkakaganito ngayon? Bakit tayo lubog sa utang? Bakit ang taas ng ating systems loss? At siyempre sa pangkalahatan, para malaman ng mga mamamayan, yung mga consumers, kung ano-ano yung mga naka-breakdown ng mga halaga na kanilang binabayaran sa resibo. So kung may nakikinig, si Manager Ancheta, si Omar Sahi, yung presidente ng Board of Directors ng Samselco. O kaya si Gamar Hasan. Si Gamar Hasan, wala tayong marinig kay Gamar Hasan. Eh samantalang noon, nung wala pa siyang hindi pa siya board, pati ang rally, ay nako, titignan natin dyan, ganito, ganun, mga IPs ang kanyang nire-represent, yung mga indigenous people. Pero ngayon, nakaupo na, wala na tayong marinig. Siguro si Sir Ricky Lim, imbitahin natin. Hindi natin imbitahin si Ricky Lim para sa mag-chismis tayo. Lahat kami dito mga kaibigan, puro professional.
Ang ating talakayan ay for the purpose na maipaliwanag sa publiko ang mga bagay-bagay dyan sa loob ng samsel ko, kung paano ito pinatatakbo, kung bakit lumalobo, lumalaki ang ating utang, at kung paano ito mababayaran. Yun ang kailangan nating malaman at maririg ng aking mga consumers. So, tinatawagan namin muli ang mga opisyal ng Zamboanga City Electric Cooperative. Ang programa namin ay mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3. Kung kayo hindi makakapunta sa aming programa dito sa DXXX Radio Philippines Network, sa programang Radyo Mindanao, astig! Aba, maaari kaming pumunta dyan sa Samselco. At i-record natin yung ating pag-uusapan ay yung inyong paglilinaw sa iba't ibang issue na kinasasangkutan ng napakalaking utang ng Zamboanga City Electric Cooperative. Tinood ka na mga kaigsunan. Pero sa ahay naman na sila yung programa nung no? Sa bando. Pero naging monitor mo na ito. Maminaw na baba. Ito ma-explain na nila. Unsay mga nahitabo diha sa kooperatiba nila mga kaigsunan. Atong kooperatiba kay membro man ta. Gamit mo tag-kurente. Pero ang ilang ginabatba na diha, puro man mga kuwan. Atong mga na ay mga sabit ng mga kahoy na nilang mga kurente o katong mga nangawa itong mga kurente. Wala ba tayo maayong explanation? Wala ba yung maayong explanation nga nga nung ninaanin naman ta? Asa man sila makuha mga kurente? Unsa may pila may mga utang nila? Antong ninaanin? Unsa may buhaton? Ato ba? Atong masayon ta nga nung ninaanin na siya? Diba? So, unta, manawag po ta dito sila ha. Hindi, ma'am, piri, busy mong po nilang kung sahay na ayaw mo tubag. Wala din si Kwang, yung nag-meeting. Wala din si so-and-so niya. Tuwa sa Milakaw. Naman na, so huwag ka nung sama nato na sila mga. Gantuan po nato tingalan sa ilang opisina. Tingali, basig maka istorya ta sila kung sa ang mga problema, kung sa mga aron mga masayrad na masayod na ba nga 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 murag hilom-hilom naman sila karon. Diba? O niya, hantod nga lagi kada ato mag blackout ba madaod ganing atong brownout madaod ganing atong mga appliances kay usahay musigag kalit niya mo mapalong na bud una wag siga anak pastilan kusog kay tuyok ng atong electric pan kauman na mo ato sila normal di ba makaingon uban nangawat matingali na sila kurente oh pasensya lang mo na kay na naman ang mga ubang ingon kay nga nung kusog makaingon tuyok. Pagka mga taon-taon, hinay na siya, normal na siya. So, mao ka na mga kaigsuna, no? Ang mga panghitabo, nga unta, mahitabo ba? Pero, lagi, ang uban, mapungot na usahay. Ang atong presidente, gani nga, napungot na. Kung siya nga, hindi gani, mahunong ning, murag din na daw, mahunong ning korupsyon, murag din na daw, mahunong ning droga. Mas maayo pang naayos siya yung huna-una na siya plano nga mahawa na lang sa Malacanang. Muli bahala din eh. Siya ba, murag nalagan, glagod na siya, napungot siya, kaya di niya na makontrola na. Ang korupsyon, sila nga gitasan na ganing sahon ining atong mga naas gobyerno, maulang gihapon, dako mga pondo ni ining usa ka ahensya sa atong gobyerno, maulang gihapon mga kaigsunan. Nanang ang kuang murag wala na ba'y kaunungan, wala na'y kaundangan, especially kining gusto lang ang problema na ito ba? Nangalala na korupsyon, no? Kining korupsyon lagi murag naanan sa atong kaunod-unuran mga kaigsunan. Naanan sa atong mga kaunod-unuran. Hantod nga mo mamatay ng uban, mo puli po itong uban, mahantod. Naanan na lang da. Generation to generation, kaya yung corruption, murag di na rin siya mawaktang ba, murag may tubo na sa atong mga kagat-ugatan nga inaana itong mga kalaroon mga kitag-kwarta. Wala na ba'y sana sila wala na'y pagkasinsero sa trabaho, wala ka na ganing usay, biyaan ka nita sa atong amo, biyaan ka nita sa atong bossing, o sa badiha, sa mantap ka trabaho diha, trabaho ta,
Nilikay nga, pag wala na nga itong busing niya, hindi naman trabaho. Puyuhuway na. Dito na, unay, nag-abot sa ilang busing, una po, magdagang trabaho na yun. Kunwari nga, kuan, malalagin ka nang na ay sakit nga AIDS, AIDS bitaw. As if doing something. Ipunta na, pero wala do, wala do ka, tanaw-tanaw, lantan-lantan sa ilang mga computer, ano, lagi. So, inana na siya, nga walay, ang ilang ginakaon po, lagi, kan po, sa nili, mayo, dili sa kumpleto nga servisyo mga kayo sa unaan. Diba? Di man tamag-ingon nga kita, pari taong sa kasirmuntang sa tuwa ba nga, mabuti nga nang-anang man ah. But anyway, mga kaigsunan, mubalik ang atong tulumanon pagkahuman na ini. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa, bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DXXX Zamboanga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang takna na itong mga kaigsunan, alas 2:30 na. Kamulungyan pong naminaw sa itong tulumanon ang Radyo Mindanao Astig. Kauban po na itong angkorman si Alan Cinto o kining inyong higala ang agikampas po na ni Adan, ni Eva, si Abdul, mga kaigsunan. O nagpasalamat ang atong programa nga ginadala po ni sa atong partner, kining atong media partner, mga kaigsunan, ang Mindanao Examiner. Nakikita naman mo, nakapalit ng mag-talaan ining Mindanao Examiner na itong mga kaigsunan. Nahalandahan pag issue ka na ay mga issue diri ng ilang banner story ganin mga kaigsunan. Ngayon eh, diri niya, Duterte. Sa Tagaog ni siya, nagbantang itumbang mga tiwaling parak. Kunsan ang nag-bitaw, no? Niya pagkakaroon na ay mga skalawag diya sa kapulisan na ito. Naanap po yung mga corruption na nahitabo diya sa militar. Tumbilo na bitaw. Mga nang usahay milyon sa bagay. May gamay na ito, milyon pila kamilo. Sa kapo, 1. something million man tingalo itong nakuha nito sa biluna. Mm-hmm. 1.5. Wala yan. Barya lang yan sa skandalo dyan sa Department of Tourism tsaka sa PTV4. Barya-barya lang yan. Ang dapat ilang tignan yung intelligence fund ng militar. Saan napupunta? Napupunta ba yan sa mga proyekto o sa bulsa? Hindi lang ng militar. Lahat, pati ng pamahalaan, ng mga ahensya, ang mga intelligence fund ng mga mayors. Saan ba napupunta yan? Sa bagong ORCR or what? Pero may ngayon po ng Amporsit Chief of Staff nga si General Galvez. Lilinisin natin. Lilinisin natin ang imahe ng ating Armed Forces of the Philippines. Hindi makaulaw na sa General kay lagi. Kamugod ang pinagkadisiplinadong organisasyon sa atong kagamhanan. Pati yung official ng Philippine Military Academy, sinibak. Dahil sa issue ng korupsyon, dahil sa alawas, hindi yata na ibibigay. Nako, mauma na ang magsunan mo nga. Puro militar. Ay nako, makauwa bitaw no. Militar man tayo sa unang, pero makauwa. Pero anong karoon naman ang gawas? Dugay naman na ginahim mo na na. Di ba? Pero ambon, ang nangyayon sa naman nga sila mga kaisyon. Munang murag ang atong presidente ba? Murag yun sa nang murag na pull-an na ba siya nga bisag unsa o mga tawhana o na, sa bunsal mo na sila, eh, na nalagay patas ani mong sahod, sweldo, mangawad lang gyapon, maghimo lang gyapon mga dautan. Inanan naman tingali mga Pilipino mo ngayon sa nga. Adi na ko anong motras na ko na anong pagkakatuli ko na ako. Maglae na lang ko grillion kay lagi suko yun sa katuli ko ba.
Eh, katuloy ko, mapunan siya Duterte kayo siya nga. Ah, hawa na ko. Di nagkuhanan nila kay matulpan niya nga sige siya muna huna itong giabuso sila ba sa pare, Amerikano matingali ito. Diha sa Ateneo, siya siya ano? Si Duterte, ano? Mawag ka naman. Oo nga. Nalagi. So, lakay pang mga istorya nga diri sa Mindanao Examiner. Oh, pero sa Andre, antayin natin yung ano. May press ko na nangyayari mga kaibigan sa Malacanang. Pakinggan natin. Mayor Estrada. Well, kakandak tayo ng investigation dyan sa mga report na yan. Alam niyo naman yung ating emphasis sa administration na to. Corruption. No? So, wala tayong sasantayin dito. We just need the information, data, and then we'll conduct the investigation. For your information, we launched the Bantay Corruption and Bantay Kaagapay or Bantay Corruption. And we have about 250 local chief executives that are being investigated now. Just based on the complaints sa 888 at sa mga information na nakuha namin from the field. Oh, hindi natin kaya yung hindi natin makuha mga kaibigan. Pa-check natin sa ating technician kung meron tayo diyan. Kung may dikit-dikit ng. Oh, hindi, maraming pinag-uusapan na nagsasalta si DILG Secretary Eduardo Anyo. Nasa paki-check nga sa CNN Philippines kung meron tayong partner natin. Kung makukuha natin diyan sa ano, wala tayong connection dito eh. At pakinggan natin mga kaibigan kung ano yung biglang sudden pagtawag. Ng news conference dyan sa Malacanang at nung kanina nung na-ITMP sa atin ng ating partner ay itong si Interior Secretary Anyo nagsasalita. Andyan na tayo, technician. Helpline 155. Ayan natin mga kaibigan. Ito ay napaka mahalaga na tumanggap ng mga impormasyon patungkol po sa mga taong na biktima ng illegal na droga. At dito po ang DOH ay makakatugon, kaagaran sa mga impormasyon na makakalap mula sa helpline na ito. No? So, bahagi po ito ng ating kampanya, yung talikuran ang droga sa pagbabago mo, may handang tumulong sa iyo. So, kindly disseminate this, our friends from media, so that we'll have a successful helpline and as I can do it to getting and providing ultimately the help assistance that families with members who have become drug addicts. Thank you. Maraming salamat, MPC, sa ating mga naging guest, Secretary Orogo, Secretary Anyo, Secretary Kuya, at Secretary Tupay, Assistant Secretary Mon Kulapi. Thank you. Back to Radyo Pilipinas. Thank you. Thank you, sir. Pwede ba na mag-selfie tayo? Okay, mga kaigsunan, wala ko kayo maka-monitor ato, no, kaya lagi naghihinda kayo din sa among monitoring mga kaigsunan. Katulad yung bahay niya ng corruption. Yan kabaya. Human na. So, umuha ka na mga kaigsunan lagi. Bahay niya ng corruption. Nakaingon na nga. Mauning hingon silang murag nahimu na ning cancer ba? Cancer man na siya. Murag di na mabuhi ng mga ang cancer mamatay. Ha? Pero ganingon silang cancer sa pangawat, buhi man ang tao, madato man ang tao. Di ba? Ang buod pa sa puto na nga, amat mo, tao ba mo sumuha, skuha, no? Nga, hapit na, mahugno ang kalibutan. Ato pa nila, hapit na mahugno ang kalibutan, kahit daghan, nag-ayaw, nanggawas, ang mga, nanggawas nga kababalaghan ba? Nang daghanag ka ng gawas ng mga tao nga naanay mga kawatan, mga ripis, mga unsa-unsa ng mga dilimayo, naay mga tao nga kanusa lang ito nakita ni mga pastila, wala yung magkao nga, nadato na kayo, naghimo ng mga balay nga dako kayo. Naanay mga batang di na mapatuo sa mga tiguwang.
Naanay mga lagit, mga bata, mga anak nga, mangrip na og mga igsoon. Hasta mga nanay, naay mga bata nga ilan ang pamatyo ng ilang mga giniganan. So daghan na gayo nga kaybulungan, madaghan na gayo mga unsang-unsang mga panghitabo din sa kalibutan ng mga kaigsoonan. So nalangbut-but po sa putang na wala na masayag kung kanusa na siya, pero ano ba nila maunang palatandaan nga ang kalibutan hapit na. Tanawara ko, init sa init na umulan, bunda ko ng kusog kayong ulan mga kaigsoonan. So kita tuwa na lang muskuwa ko eh. Ay, ini aton nga gibasihan lang naton eh sa atong Biblia ug Quran mga kaigsoonan nga mahitabo gyud ning mga panahona. Kun na ay mga uban diha nga ambot wa ta masayaw dun sa mga ginabuhat ni anang mga uban nga pastilan. Ha? Pastilan aron lang makita mga kwarta, aron lang musikat ng uban, aron lang nga mamahimo silang leader, mamahimo silang opisyalis, maghimog mga unsa-unsang mga propaganda, maghimog-himog unsang mga kuhan, aron lang musikat, aron lang mudaog. So, mao ka na ang tuwa lang mga isunod o katong mga sila nga unsa ni, itong mga silang mayon tao na magpabili na ito sa pagkamayon tao. Pasag din lang na silang ubang diha nga naghimog mga kadautan. Sa gilangod, dato na sila. Ay, problema nila. Di daw magproblema na. Atong problema ko, atong kaugalingon. Okay, so diha lang gihapon sa atong Mindanao Examiner mga kaigsoonan, kining regional newspaper. Atong pa diring puris 60 million Filipinos. Atong mga pobre nga mga Pilipino nga magkabad o 60 ka mga milyon mga taong Pilipino nga pobre, super income loss sa gumikan ni ining pagtaas sa mga sa unom kabulan nga pagtaas sa mga pamaliton mga bilihon nato mga kaigsoonan. Daghan na gayo 60 million mga Pilipinos pobre na himo nagpobre, wala na yung taon ng mga income. Nagkapuliki-puliki na yung taon, gumikan ni ining pagtaas sa presyo mga kaigsoonan. Na pagkakaroon na apay muto, bumukas kuwa nga katong istorya. Ang buti pasabot atong eclipse. Puha kayo? Na ito istorya ato. Hindi mo muto? Come on, God. Muraman tagkuhan na niyo eh. Puna man tang manunubos, mananag-an ba? Muna man tang itong panahon ni Prophet Joseph ba to? Mananag-an ba nga, balo siya unsay mga buti pasabot niya ng panghitabo. Di ba? Ana na siya. Nagabasi lang ta sa Quran mga kagsunan. Maong magtinarong na lang dyan ta. Pagtanong mo, oy, maayong buntag, ay may hampong diya, Jenny. Pati nila manawag na pumudiri, oy. Tawag is ko akong sa mga balita niya. Jenny ba, kung mga higala diya, mga parinte, gikan ba sa panahon ni Adan? Diyan niya ng labatan, may hampong ganin yung tanan niya. O niya pang headline ng gihampong ni ining Mindanao Examiner, mga kaigsoonan, Malaysian Intelligence Agency plays a role in MILF peace talks with Manila. Pero kini nga itong laging antipara sa itong matang di naman yung mga kita bago naman yung kipahimo na kipagamana ko murag di man yung makita mga isu na makalibat man yun. O niya, kining civil society organizations ARMM push for BOL. Niya, sa banner story lang, headline lang gyapon sa Mindanao Examiner mga kaigsoonan, si Inday Sara may bisita sa Sulu province. Ay,
Katong mga naay mga kwarta-kwarta diha mga kaigsunan, naay baligya. Nga gining Fortuner G, 619,000 pesos na gini. O Montero, GLS, 750,000 kini. Mawagal na mga kaigsunan. Tama. Kung gusto niyo mangutang sa First Standard Finance Corporation. Katong mga kwarta, mangutang. 1.75 lamang ang interest a month. Napakababa, pinakamababa mga kaibigan. First Standard Finance Corporation. Pag wala kaming pera, naku, diyan kami nangungutang. Napaka-simple lamang anong kanyang mga requirements. Maaari kayong tumawag sa kanilang telepono sa 992-5480 sa mga taga-Zamboanga. Ulitin natin, 992-5480 o kaya sa kanilang hotline sa mobile number 0995-520-2358. First Standard Finance Corporation. Para sa mga gustong magnegosyo, ayan ang sagot. Wala nang iba. Correct. O katupong mga gusto mong dagan, dagan mga kaisunan, di ba? Oo. Napakahirap ng pera ngayon. Mahirap ang pera, mahirap ang hanap buhay. Kailangan konting tipid. Pag hindi tayo magtipid, ako, problema. Wala tayong sweldo ngayon, Abdel. Ha? Bukas pa. Wala yung ating finance officer. Eh. Nasa Cebu. Oh, nasa Cebu si yung ating finance officer at may kliyente yata. Eh. Diba? Pero may pera ako dito. Baka gusto mong bumali sa akin. Ayan mga kaibigan, ha? Ang ating ang mga kaganapan. At yung lalawigan naman ng sulod, ako, ang daming trabaho pa rin, ha, ng ating acting governor, si Madam Nurunisa Tan. Ang dami-daming nangyayari sa Sulu, sa Sulu province, napakaswerte. Ng mga tausog dahil napakasipag ng mga provincial leaders natin diyan. Kaya naman maraming proyekto. Alam nyo ba, sa Sulu matatagpuan ang isa sa pinakamagandang park sa buong Mindanao. Sa Maimbong, laki-laki. O, sa Maimbong. At nandiyan din ang isa, kauna-unahang daycare center. Isang buong building, daycare center, pinatayo ng Sulu. Tapos mayroon puro mga state of the art ang kanilang pagtuturo. Libre, walang bayad. Kauna-unahan sa buong ARMM. Kaya congratulations sa provincial government ng Sulu. Kay Governor Toto Tan na ngayon ay nasa Saudi Arabia sa isang pilgrimage. Alam niyo, basta masipag sa 21 ang... tayo mag-hari raya. 21. 21, okay. Ano meron? Siyempre, hari raya. Haji. Meron bang magpapamerienda sa atin? Magpapakain sa atin? Wala. Asahan natin at baka mayroon dyan na gustong mag... Huwag na, mahirap yung manghingi. Yan, magsumbali ng kambing yan. Kambing, ha? Talaga. Kasi bilang sakripisyo. Maraming binibentang kambing dyan sa KCC Supermarket. Napakamura. Kaya yung mga mahilig sa karne, gustong bumili, dyan na lang kayo pumunta sa KCC. At sigurado kayong malinis. Pati yung mga mantika, huwag na kayong bibili ng ibang mantika. Bilhin ninyo yung palm oil. At walang cholesterol yan, ako. Hindi katulad ng mga ibang mantika dyan. Kita niyo yung coconut oil. Pag nilalamig, namumuti, nagsisebo, bumubuo. Isipin niyo, papasok sa katawan niyo. Kaya konting alalay lamang. Yun sa mga matatakaw sa mga taba, nako. Ay, mga taba ng baboy na ipiniprito. Wahoo! Tapos sasabaw naman yung taba ng ng baka, yung kulay yellow. Naku po, nakakagutom. Tapos yung taba ng alimango. Naku po! Sakit ang ulo ko yan. Oh my goodness. Tapos yung taba ng kapitbahay.
Ba't ako napunta sa kapitbahay kung napakataba? Sinisilip na pinag-uusapan natin dito yung taba ng baboy. Di ba mga kabigan, pag pinoporchop nyo, yung porchop, naku po, mahabagin. Napakasarap. Tapos lalagyan ninyo ng magic alat. Kasi yung magic sarap, puro asin eh. Bitchin. Alam nyo, bigyan ko kayo ng tip. Ano? Pag kayo magpiprito ng taba, mga kaibigan. Anong taba yan? Anong klaseng taba? Kunyari, sa baboy muna tayo. Dahil maraming mga Kristiyano eh. Bawal sa atin yan. Sa mga Kristiyano. Panalan pa lang. Yung iba ng pakiramdam ko eh. Babi. Man. Ang teknik dyan. Kumidya na mga eksuwan. Kumidya na. Ang mga teknik dyan, you know, kailangan medium fire. Medium heat lamang ang gagamitin ninyo. Tapos, yung inyong taba, mga kaibigan, makalyempo, naku po. Kung gusto nyo puro taba, dyan sa KCC, no, 90 pesos ang isang kilo, puro taba yan. Taba ng baboy yan. Oo, taba ng baboy to. Tapos, himasin ninyo sa ano, sa bitchin, sa paminta, yan. Tapos, lagyan nyo ng konting sili. Ayun. Tapos, magic sarap. Ay, naku po. Pag naprito yan, ewan ko lamang. Kung ilang platong kanin na mauubos. Kung gusto niya naman magsabaw. Sabaw ng? Baka. Ayan. Masasalita. Huwag niyo lang tirahin yung baka ng kapitbahay ninyo. ang masarap na baka, mga kaibigan. Itong tik-tik dito eh. Pag yung taba ng baka eh, dilaw. Nako. Dilaw. Siguradong ang lumaki ang baka sa bukid. Kasi damo kinakain yan. Pag yung mga baka, ang taba nila kulay puti, naku, huwag nyo nang bilhin yan. Walang lasa yung bakang yan. Kasi ang kinakain yan, mga feeds, commercial feeds. Yung mga darak, yung mga balot ang pala, yan. Pero pag dilaw, ayan, naku, sarap yan. Sabihin nyo na galing bukid yan. Oo, galing bukid yun, dilaw. Ang pag kinakain yung, na puro damo. Damo. Hindi yung damong marihuana, baka mahay ng mga baka. Ganun-ganun niya. Yan ang sikreto dyan. Makukuha nyo lang yung mga bakang dilaw sa palengke. Kasi wala sa KCC ang dilaw eh. Sa KCC kasi kulay puti lahat. Kaya walang lasa yung mga baka. Yan, sarap dyan, di ba? Maglalaga kayo ng baka, nako. O kaya chula ito. Ay, my goodness. O kaya naman, lechon. Malutong-lutong pa. Lechon. Ayan, lagyan pa ng halal. Ay, meron ba lechon na halal? Buti sana kung manok. Galing sa China eh. Lagyan na ng halal. Ang laman niya, baboy pala. Tama. Ingat kayo ha. Pag sinasabi kasi ang problema kasi dyan, maraming bibili ka lang, pagbabayad ka lang ng certificate, halal ka na agad. Pero yung proseso dyan mga kaibigan, may sinusunod tayong proseso dyan para maging tunay na halal yan. Hindi yung babayad ka ng ganito sa isang asosasyon para masabing halal na yung produkto mo. No, it's not like that. Diba, brother? Tama, correct yan. Kasi ang ubariha nga, kung halal ganin na siya mga kaisunan, ibig sabihin na nang gisumbali na siya. Manok man, baka, kanding, unsa ba nga, gisumbali na siya. Na ay kining kwas ginawa ng mga kaisunan. Uy, marag, dagan ba mga tag-istura-istura ni Al? Pero, wala ito ay panahon. Oo nga pala. Kumakatok na yung aming technician dito. Yung aming PA. Manamilit na yung kaigsunan. Kinilagyapon si Abdel. Pagamping kanunay. Ano? Kambing? Ako. Pagamping, oy. Ambakalo. Kambing. Ay, mga kabigay, wala na kaming oras. Nais namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig. At natapos na naman ang ating talakayan. Walang kwentang talakayan. pero maraming nakikinig sa atin. Maraming salamat sa inyo. Biro lang mga kabigyan, lahat ng aming pinag-uusapan dito ay may halaga. At sa lahat ng mga nakinig sa buong Mindanao, sa Luzon, Visayas, at sa iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng aming media partner, Mindanao Examiner Regional Newspaper. Dahil kinakarga nila ang ating broadcast everyday mga kaibigan sa kanilang website sa MindanaoExaminer.com. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, ingat tayo at napakainit. Huwag natin kalimutan uminom ng maraming tubig, at least 8 glasses of water a day. Huwag kayong lalagpas dahil pag sobra, masama. Lahat yan, lahat ng sobra ay bawal.
Kahit tubig ang uminom kayo ng maraming tubig, mamamatay tayo. Ah, dahil water intoxication ang tawag dyan. Kaya kailangan ingat tayo at yung ating mga anak, palaging kailangan hydrated, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na bukas, I love you. Namaya. Chup chup.